bawas presyo sa produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Negosyante sa Tanawan City, Batangas si Antonio. Kaya naman, palagi siyang nasa biyahe at nagmamaneho ng sasakyan. Ramdam daw nito ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Dati, okay, full tank pa. Ngayon, 1K, wala pang ilang liters. Pero kanina, bahagyang nakahinga ng maluwag si Antonio dahil ipinatupad na ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakakatipid sa gasolina. Sana tuloy-tuloy na ang pag-rollback. Ang gasolinahang ito sa Tanawan City. Napansin ang dami ng sasakyang nagpapakarga ng gasolina ngayong araw. May contemplation pagbaba po ng tractor ng aming gasolina. Okay naman, no? Medyo nababa na konti. Mas bumaba pa. Ayon sa DOE, nasa mahigit piso ang ibinawas sa presyo ng diesel at kerosene ng ilang kumpanya ng langis. Mahigit 50 sentimos naman ang bawas sa gasolina. Sabi pa ng ahensya, dulot ito ng inflation at mababang demand ng langis sa ibang bansa. Sa second week na nagkaroon tayo ng rollback, ang kadahilanan yung global economic slowdown. Ibig sabihin, bumagal yung paggamit dahil yung mga mobility ng tao, yung mga economic activities nila bumagal. Bumama ang demand sa petroleum product. Bagamat may rollback, may posibilidad pa umanong tumaas muli ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya nananawagan ng DOE sa publiko na maging malikhain sa pagtitipid sa gasolina. Alam naman natin sa mga different gas station, iba-iba din yung presyuhan. May nagbibigay ng mga discount or other promos and freebies. Ito ang ginawa ng 33 anyos na si Kimberly na piniling wag nang gumamit ng kotse at bumili na lang ng electronic bike. Gamit niya ito sa pagsundo at hatid sa kanyang mga anak sa eskwelahan. Nakatipid umano siya ng 7,000 piso kada buwan. Mas malaki pa rin yung tipid kahit naglabas ako ng malaking halaga dito. May payo naman ang car enthusiast para makatipid sa gasolina. Kailangan natin yung tamang sukat ng gulong, yung tamang hangin ng gulong. And then siguro po kapag kayo medyo malamig ng konti yung panahon, adjust natin yung thermostat ng ating aircon. Ang number one po sa pagtapak ng silinyador. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.